Ito guys, mayroon silang subtitle na nakalagay dyan. Police visibility at hindi checkpoint ang dahilan ng kapulisan kung bakit nasa harap sila ng QJC compound. Ano daw? Police visibility at hindi checkpoint. Teka sandali. Hindi checkpoint daw. Pero ano yung nakikita nyo guys? Police checkpoint. Ito. Alam nyo guys, gumisim ako ng madaling araw. Ay, sabi ko, mag-vlog muna ako. Ito, mga videos nakikita nyo dito guys. Ayan, may ano pa yata, petsa dyan. July 21, 2024. Itong newscaster at saka isang police officer. Mayroon silang pinag-uusapan yan pero hindi natin naririnig. Pero in fairness naman sa mga police, kahit marami sila, maraming marami sila, hindi mo rin masisisi yan kasi yun na nga, following orders lang. So, mayroon silang masupil yun. Yun lang ang bukod tanging involved talaga sa mga nangyayari dito. Itong mga sangkatutak ng mga polis. Sasagutin ka lang niya na trabaho lang po ito. Ano lang. Sumusunod lang sila sa kanilang mga commanders. Kumbaga, di ba? Kawawa talaga itong mga lower rank. Kasi, mali man or tama, susunod pa rin yan. Kasi, ano yan eh, mandated yung kanina ng superior. Yan. Ang sa akin lang dito guys, ako nagsasabi lang ako ng totoo. Yung QJC lang talaga ang nararamdaman ko talaga ba. Yung lugar nila, ang ganda, napakalawak. As in, bihira ka lang makakita ng ganitong beautiful spot dito sa Pinas. As in talaga, malinis na malinis. Yun lang. So, yung mga taong involved dito, hindi na ako nakisaw-saw dyan. Nagpapakita lang tayo ng mga videos dito. Yun. Yun talaga ang concern ko kasi bakit? May mga apo kasi ako. May mga anak ako. Ganun. Yan nga. Inuulit ko na naman. Kasi nga mayroong paralan dyan sa loob. Yung St. Mary Academy. Oo. Na paralan. Ang disturbance na nangyayari. Yung mga bata kasi, hindi na nakapag-aral ng ilang araw. So, meron daw silang online class. Okay lang. Pero, na-imagine ko yung mga batang kasing edad ng aking mga apo ba. Ayman ko lang ko. Someday, somehow, baka magtatanong yan sila about it. Hindi ko siguro ipaliwanag sa kanila ng yung mga dahas na mga pangyayari kasi ayoko marinig ng mga apo ko yan. Ayoko marinig nila. Gayon pala nag-iisip na ako para paano ko i-deliberate yan sa kanila. Kasi itong nangyayari kanya sa QJC, this is the talk of the nation na yun. Kahit saan ka magpunta, QJC lahat ang pinag-uusapan. Pero, yun lang, yung actuation ba? Na parang sila na ang hari. Parang ganun. Feel ko yan. Feel na feel ko talaga yan. Parang isa ako rin sa mga QJC members na nadihado talaga. Yung armless
yung kumbaga wala kang maipaglaban, wala na, wala tayong sandata, yung parang ganun. Buti na lang ang mga pulis lang ang meron, kasi bots, if both sides meron, nako, Diyos ko, day, baka tayo ay lahat hihimatayin. Kaya sabi ko, ito guys, na mahirap talaga guys. Mahirap na si mahirap talaga na may mangyayari na ganun. Sandali guys. Yan. Ito yung mga KOJC members. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, si, ano yun? Boss Dada yun. Alam nyo guys, ito si Boss Dada. Naging favorite ko na rin yan kasi a little bit familiar sa aking mahal na mahal kong anak. Pero sabi ko sa anak ko, huwag mo gayahin yung mga tattoos ni Boss Dada. Sa kanya lang yan. Bagay naman kay Boss Dada. Kahit sa video ko lang siya nakikita, nakakatakot talaga. Ay, Diyos ko. Ayan, guys. Tingnan naman yung matato niya, guys. Alam nyo, guys, nang makita ko itong ano ni Pastor Kibuloy, yung mga words of God niya, hindi ko nasasabihin dito, ha. Tutuparin ko talaga yun about sa tithes, as in. Bahala na. With or without, talagang magbibigay talaga ako ng tama. Yes. Okay. Parang in-emphasize yata dito. Kaya, guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Yan. Ito yung mga Children Joy. Oh, meron yan silang ano? Parang foundation sa mga bata, Children Joy. Hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. Tingnan nyo guys, no? Yung mga at saka libreng edukasyon pa yung ano ni ano, Pastor Kibuloy. Ang laki niyang tulong. Ito si Pastor Kibuloy. Ang laki ng tulong niya dito sa gobyerno. Tapos yun na mga ngiti ng mga bata. Oh. Kung anong saya dito yung mga bata, yun din ang saya ng aking mga apo, guys. Diba? Tingnan niyo guys. Oh. Grabe. Biruin yung mga bata, guys, is ang tawag nito, libreng paralan, free education, pagkain, ano yun, yung bahay, pabahay. Napakadisinting mga bata ito. Hindi mo, kaya sabi ko sa inyo, guys, huwag kayong maniwala sa mga negative feedback na narinig natin kay Pastor Kibuloy. Tingnan nyo guys yung paralan. Paraiso talaga. Ang daming bulaklak. At ito si Pastor Kibuloy guys. Very concerned siya sa kalinisan. Kaya nga sabi ko. Ngayon na nalulungkot ako ba sa facilities ni Pastor Kibuloy. Tingnan nyo guys, oh. Kaya guys,
i-search nyo guys yung KOJC. Makikita nyo lahat dyan. Pero yung guys, oh, 60, scholarship, 60,000? My goodness. Bakit nangyari ito? Lord, sometimes, no, tinatanong natin ang Panginoong Diyos, Lord, bakit nangyayari ito? Ay, mahirap yung, ano talaga, political issues. Lalong-lalo na si Pastor is very, very close and identified sa mga Duterte family. Pero, ganun pa rin, pagpatuloy natin ang ating pagdasal para sa katahimikan ng QGC at kay Pastor Kibuloy. Thanks for watching! Bye!